sa pangalawang bahagi ng ating pinakatema sa dalawang buwan na we are called to be His witnesses na po, or tayo tinawag upang maging mga saksi ng ating Panginoon. At sa pangkalahatan, we need to give Him the glory, you know, for all the topics, the lessons, and the sermons that we heard ay worthy ang Diyos, you know, na maibalik natin sa Kanya yung ating pagpupuri at yung ating pasasalamat. Ilan po sa atin ang naalala? No? Marahil, dahil kakaunti lang po yung mga kabataan dito, marahil hindi din nila alam. No? Pero ilan po ang nakakakilala sa atin sa kanila? No? How many of you remember the TV series na ito, or a film na nag-aired po ng early 90s? No? Early 90s. Yan po yung tinatawag na, sila po yung mga, may idea po kayo? Power Rangers. You know, yung mga Power Rangers, no? And sila po ay binubuo po ng mga personality na kung saan ay kakikitaan po natin ng husay at kagalingan na sa kanilang nais po na maisagawa na pakikipaglaban. At dito po sa kanila po, kapag po yung Red One, yung Red One would call out, "It's morphing time!" Pag isinigaw po niya ang ganong mga pangusap, followed by each ranger calling out his or her name or designation, sila po ay, alam niyo po, the Power Rangers used their, yung power nila, kaya nga po power, no? Followed by each ranger calling out his or her own ranger designation, sila po, ito pong Power Rangers na ito used their morphers to change into their forms. No po, yung costume forms, a morpher, no, ito pong morpher na ito, gives a ranger access to their costume. Nagkakaroon po sila ng pagbabago. Hanggang ganito po yung kanilang maging itsura. No, sa paningin po ng lahat ng mga nanonood. No. Although only fiction, the point is, dito po makita natin, they experience a change. Ito po tinatawag nating a metamorphosis. No. Dito po kasi nanggaling yung pong yung word na transform. Nagkakaroon po ng pagbabagong anyo, pagbabago ng kalikasan. No, yung pong word na transform ay mula po sa Greek word na metamorpho. No po. Na dito rin po nagmula yung English word po natin na metamorphosis. Siguro alam na alam po natin yung proseso ng isang caterpillar. No, bago po ito maging isang ganap na butterfly, ay dumadaan po siya sa proseso na tinatawag po nating metamorphosis. At very dramatic yung changes na nagaganap, no, sa buhay po ng caterpillar na ito. No, sino mag-i-imagine? Sino pong mag-aakala na ito pong ganitong kaliit na insekto ay magiging isang ganap na butterfly pala? At ganito po tayo. No, spiritually sa harapan ng ating Panginoon, we are sinners by nature. Pero nagkaroon po ito ng pagbabago. Nagkaroon po tayo ng transformation into the likeness of our Lord Jesus Christ. Iba, napakaganda po ng isang proseso na yun na pinagdaanan po natin. In 2 Corinthians chapter 5, Paul or Apostle Paul gives us three encouragement about what God can do with a follower's life. Ano ba yung nagawa o ginagawa ng Panginoon sa buhay po ng isang mananampalataya? Dahil pinag-uusapan po natin yung changes na ito. Ito po yung natawag na inilahad po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, yung pong spiritual metamorphosis. Na kung saan, ito po ay nagbibigay sa atin na it affects us, no, in three ways. Na kung saan, kapag tinigyan po natin itong talataan na ito, may kita natin na meron palang napakagandang bagay, pangyayari na naranasan natin bilang mga Kristiyano. No, bagaman hindi po tayo nagkaroon ng natawag na physical na pagbabago, pero sa kalooban po natin, no, kaya po spiritual, ay meron po tayong naranasang mga changes. No, remember the very first time na nakapakinig kayo ng salita ng Diyos, no, yung araw na kayo po ay binautismuhan, no, doon po natin makikita yung pong pagpapasimula ng pagbabagong anyo natin, no, sapagkat meron pong namatay
At mayroon pong inilibing na pagkatao. At yun pong pag-ahon natin sa tubig ng bautismo, ay doon po nagsimula ang, sabi nga po natin, spiritual metamorphosism. And it affects us in three ways. Una pong makikita natin dito sa 2 Corinthians chapter 5 is a new nature. No, yun pong bagong kalikasan. No, yun pong ibinigay sa atin. Sabi po ng first part ng verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yan. Dito po, pinasimulan po ni Paul, yung pong, kung makikita po natin yung kanyang pangungusap na ginamit or yung word na pinili, Paul begins his affirmation of a new life with conditional statement. If anyone is in Christ, he is a new creature. Nasa ibang version po. If, no? Meron pong consideration, kaya nga po ito ay conditional statement na kaya't kung ang sino man, hindi po kasi lahat ay nagkakaranas po ng bagong kalikasan na ito o ng pagiging bagong nilalang na ito. No? If kung sino man ay na kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Diba napaganda po ng pagkatawag sa atin na noon hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, hindi pa tayo binabago. Kaya yung buhay natin noon parang walang patutunguhan at wala pong direksyon. Pero sinasabi dito ni Paul na anyone who belongs to Christ is a new person. Isa ng bagong nilalang. No, kaya yung personality na inilibing doon sa tubig po ng bautismo, inilibing na po yon. Kaya nung tayo po ay maging pag-aari na ng ating Panginoon, tayo po ay mga bago ng nilalang. No, brand new person. No. And Christians are new people. No, tayo po ay mga bago ng nilalang. Sapagkat wala na yung datihan nating pagkatao. No, inilibing na po yun. Ito, makikita po natin yung dalawang katotohanan. Una, sasabi po ng katotohanan na ito na makilala natin yung ating pong kalalagayan. No, yung ating kalalagayan na tayo po ay na kay Kristo. No, kapag na kay Kristo tayo, nasa kamay tayo ng ating Panginoon, napakarami pong pwedeng mangyari sa atin. At napakarami ng mga bagay na hindi na natin dapat alalahanin pa. Yung position o yung kalalagayan kung nasaan po tayo. No, hindi na po tayo nasa sanlibutan. No, literally, namumuhay po tayo sa sanlibutan. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi na tayo taga-sanlibutan. Sapagkat tayo po ay mamamayan na ng langit. Diba? Yun po yung position natin. Pero dahil ito po ay isang proseso sa buhay natin, naririto pa tayo sa buhay na ito, pero we are in Christ. Tayo po ay na kay Kristo na. Kaya ano't anuman po ang mangyari sa atin sa buhay na ito, kahit nga po sinasabi nga na maranasan natin ang kamatayang pisikal, ito po ay isang secured, ito po ay isang safe na lugar na kung saan tayo po ay na kay Kristo na. No, bagaman, may experience natin yung trials, yung problems, no, at yung mga bagay na nagpapahirap sa atin physically, no, and emotionally. Pero ang katotohanan, yung kalalagayan natin bilang mga mananampalataya, tayo ay na kay Kristo na. Ayan. Kaya pag sinabi po natin tayo ay na kay Kristo na, meron po itong kaakibat na tungkulin o responsibilidad. Diba? Kapag po ang isang tao ay kapag siya po ay pag-aari na ng iba, no? Yung mga slave, kapag sila po ay pag-aari na ng kanilang mga masters, hindi na po nila nakokontrol ang kanilang sariling kagustuhan. They are no longer, no, yung owner ng kanilang sarili. At sila ay namumuhay na gumagawa sila ayon dun sa kalooban ng kanilang mga master. Pangalawa, tignan po natin yung pangalawa sa katotohanan na ito, yung atin pong pag-uugali. No. He is a new creature. Siya ay isa ng bagong nilalang. Mga bago na pala tayong nilalang, no? Tayo pala ay katulad ng isang caterpillar na kung saan ay nagkaroon po tayo ng proseso ng pagbabago, no? Na kinakailangan pong mangyari sa buhay natin hanggang maging ganap yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hanggang ngayon, no, ini-experience pa rin po natin yung pagbabago na ito every day. Sa journey ng buhay natin, hindi pa tayo perfect. Di ba? Pero from holiness to holiness to holiness, yung goal po ng ating life
ay maging katulad po tayo ng ating Panginoon. May isang ministro po na kung saan ay sa mga pagkakataon, sa bawat Sunday na tumatayo po siya sa pulpito na katulad nito, at nangangaral po siya doon sa kongregasyon, sa mga members ng church, ay iyon po yung kanyang sermon. Darating na naman po yung next Sunday, iyon na rin yung kanyang sermon, na yung kanyang pangangaral. At susunod na linggo na naman, lagi iyon. Lagi iyon yung kanyang paksa, lagi ganun yung kanyang sinasabi sa harapan ng mga kapatiran. At isang linggo, marami po sa grupo ng mga members po ng church ay nagpo-protesta na. Sabi po ng mga kapatiran, nais ka na naming paalisin sa church na ito. Sapagkat linggo-linggo na lamang, sa bawat pagtayo mo sa pulpito, iyon at iyon ang iyong sermon. Palagi na lamang ganun ang iyong sinasabi. Nung wala nang pagbabago, pwede ba baguhin mo na yung sermon mo? Yun po yung challenge sa kanilang tagapangaral. Subalit, mapagpakumbaba at napakasimple po ng kasagutan ng tagapangaral. Ang sabi po niya sa kongregasyon, hanggat hindi kayo nagbabago, hindi ko babaguhin yung sermon na nais ko pong ibahagi sa inyo. Hanggat hindi ko kayo kinakikitaan ng pagbabago, di ba? Hanggat hindi kayo nagkakaroon ng changes, hindi ko rin babaguhin ito sapagkat ito yung kailangan ninyo ngayon. Di ba? Sabi nga po sa atin, what does it mean to be a new creature? Paul described this person as an inward man. The inward man. Merong mga changes sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. At sa kalooban po natin, sabi nga, tayo po ay mga bago ng nilalang. Nung tayo po ay nasa sanlibutan pa, yung atin pong pamumuhay na napakarumi at makasalanan na sa paningin ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. Hindi po talaga tayo karapat-dapat doon po sa tahanan na nilalaan ng Diyos, maging doon po sa buhay na dinisenyo ng Panginoon, pero binigyan niya po tayo ng pagbabago. No, pinalitan po niya yung ating kalalagayan at tayo po ay inaring ganap ng ating Panginoon. Hindi ba napakasarap malaman na meron pong bagay na nangyari sa atin na dapat nating ibalik sa Panginoon yung kapurihan sapagkat nung makilala natin siya, nagkaroon na po tayo ng pagbabagong buhay. Totally po babago na? No? Tunay ba na iniwanan na natin yung dati nating pamumuhay? No? Wala na, inilibing na, kaya hindi na po natin ito dapat pang balik-balikan. No? Nilalagyan na ito ng Panginoon ng karatula. Alam niyo po yung karatula? Ng signage. No? Kapag itinapo na po niya itong kasalanan natin sa pinakamalalim na dagat o karagatan, God is putting a signboard. Nakasulat po doon, bawal kunin. Pero mga tao, pilit at pilit po nilang binabalikan at kinukuha. And the Bible teaches that Christians are not merely, no, sila po ay hindi lang po na-reformed o binago. Not merely rehabilitated, re-educated, they are recreated. Ano? Binagong muli ng ating Panginoon. No, nilalang na muli. Kaya nga po tayo doon, bagong nilalang. No? Sapagkat yung dating paglalang sa atin, nakurap. Kaya kinakailangan pong magkaroon ng muling paglalang. Dito nakaka-relate po yung mga may kaugnayan sa computer. Ano? Alam na alam po nila yung tinatag po nating kapag po ito ay nagkakaroon ng virus, no, kinakailangan pong i-reformat. No? Kinakailangan i-reformat at tanggalin po yung virus na yon sapagkat ito po ay unti-unting sisira doon po sa pyesa at sa memory ng pong computer na yon. Ganun po yung nangyari sa atin. We are recreated. Muling nilikha po tayo ng Panginoon. Aside from experiencing yung pong a new nature, no, we are given a new beginning. Bagong pasimula. Second part po ng verse 17, sabi po dito, the old has passed away, behold, the new has come. Yan. Yung mga dating pagkatao ay nagsilipas na, narito sila'y pawang mga bago na. Di ba? Nagsilipas na daw. No? Hindi po nilipasan na. No? Nagsilipas na. Ibig sabihin yung dati nating pagkatao, wala na. No? Kinalimutan na po natin yon. Kaya ito po ay sumisimbola ng paglilibing. No? Bagaman naaalala pa rin, no, natin yung dati nating pamumuhay, sasabihin ng ilan,
Noon ako ay isang talamak na kriminal. Ako noon yung buhay ko walang direksyon. Noon yung buhay ko walang pag-asa. Pero sabi po noon, the old has passed away. Hindi na po tayo kinakailangang makulong pa ng dati nating pagkatao. Po. Alam niyo po, sabi nga, January, ito pong buwan ng January sa buong taon po, is the month where, according to statistics, when most people attempt to make changes in their lives than any other time of the year. Di ba? Siguro naka-experience tayo one time or somehow, no? Ay naging bahagi po tayo ng pagsulat ng tinatago nating New Year's resolution. Are we? No, na kung saan, ito kasi natabi nga January, ito daw po yung buwan, no, sa buong taon na maraming mga tao na nagtatalaga ng kanilang sarili na magbabago na. Sa taon na ito, hindi na ako gaanong magiging masungit. Sa taon na ito, ikokontrol ko na yung aking pagkain. Magda-diet na talaga ako. Ganong commitment. Sa taon na ito, no, magkakaroon na ako ng pangangalaga sa aking prayer life. At marami pang mga promises, marami pang mga bagay na nais natin magkaroon ng resolution. No, sapagkat, sabi nga, ito pong mga panahon na ito, ito kasi yung pagtatapos ng taon at pagpapasimula naman ng bagong taon. Pero marami daw po sa kanila ay hindi nagagawa ito. Hindi naman talaga natutupad. Siguro hanggang Pebrero, no, hanggang Marso, hanggang kalagitnaan ng taon o Hunyo, ay nagagawa po yung mga resolutions na ito. Pero hindi nila natutupad. Maraming hindi nakakatupad. No, puro pasimula. Ano daw po. Pero sabi po sa atin ni Karl Brand, no, though no one can back and make a new beginning, anyone can start from now and make a brand new end. Hindi na po natin kayang ibalik yon. Hindi po natin kayang ibalik pa yung mga bagay na nais po nating i-correct sa buhay natin. No, hindi po tayo pwedeng bumalik pa doon sa 80s or sa 90s para burahin yung mga parte ng buhay natin na ayaw nating. Yung mga parte ng buhay natin na hindi natin gusto. No, no one can go back and make a new beginning para muling palitan yon. Pero sabi sa atin, we can start from now and make a brand new end. At titignan po natin, we are looking ahead, we are looking forward na yung pagtatapos ng buhay natin ay isang napakagandang pamumuhay. No? Mga inawit natin kanina, if you notice, it's about following God. It's all about following Jesus. No, the third and the last song, no? I have decided to follow Jesus. Di ba? Yung mga awitin na naghahayag sa atin ng dedication. No, to truly dedicate ourselves to the Lord. But following Jesus is more than just making a resolution. Hindi lang po ito yung paggawa ng promises. Nangako ako na hindi na ako. No. Maraming mga pangako. No, hindi lang sana ito mga pangako. Ito pong pagsunod kay Kristo ay hindi lamang po pagtatalaga ng ating sarili na sa mga bagay na nais po nating magawa. More than that. No. Sabi nga, it is embracing a new life. Yung pagyakap natin sa bagong buhay. Binigyan na tayo ng bagong pangalan. Kaya nga po ang tawag sa atin, Christian. O mga Kristiyano. Sapagkat daladala natin yung identity ni Jesus Christ. No, yung pagiging katulad ng ating Panginoon. Taglay natin yung pangalan niya. Nandun po yung pangalan ni Christ. No. Kaya nga po merong yung name natin ay Christian. No. At yung pong suffix na I-A-N. No. Ibig sabihin po noon, I am nothing. I am nothing without Christ. Yan. Pangalawa, it is starting out a new beginning. A new beginning. Kapag niyakap mo po yung bagong buhay, yung new life na binigay sa atin ng Panginoon, ito po ay paglakad na ng pasulong. Dire-diretso na. No, kaya sabi ng awit kanina, na binigay ng praise team sa atin, no turning back. Wala nang babalik. Bawal nang bumalik. No? We have decided to follow Jesus and no turning back. No? It's starting out on a new beginning. Diba? Hanggang magtapos po ito at age of 50, at age of 55, at age of 40, whatsoever, yung itinalaga ng Panginoon na ending natin. No? Kung meron po tayong magandang pasimula sa pagiging Kristiyano,
makikita po natin na magkakaroon din po ito ng magandang pagtatapos. Ano po yung babungoy natin bilang mga Kristiyano. Diba? Inaawit din po natin sa mga fellowships, yung pong sinasabi ng awit na, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Diba? Napaka-energetic natin. And singing part of that song na we stated on that song na yung kinukumit natin sa sarili natin, yes, Lord. Diba? Para tayong mga Kristiyano na sundalo na nagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Talagang sumasang-ayon tayo sa mga nais na pagawa ng Panginoon. At mga kapatid, sana hindi lang po ito hanggang awit. Sana hindi lang po ito hanggang song na na-interpret natin, kundi yung lifestyle natin ay tunay na binago. No, pinalitan na ito ng ating Panginoon. And si Apostle Paul, who wrote 2 Corinthians, he himself was a living testimony of this new beginning. Alam niyo po kung ano po yung pangalan dati ni Paul? Ang una po niyang pangalan ay Saul. Yung pa lang yung kanyang pangalan, no, pinalitan po ito ng Panginoon. But yung Acts chapter 8 and 9, ito po ay nagpapakilala ng mga pagbabago kay Pablo. No, dati siya po isang hunter ng mga Kristiyano para patayin. Pero binago siya ng Panginoon at siya po ay naging isang follower ni Christ. No, the tormentor of Christians became a teacher of faith. From persecutor of Christians to proclaimer of Christ. From a religious man trying to earn God's favor to a recipient of God's grace. Wow. What a beautiful transformation, you know, in the life of Apostle Paul. Hindi na mag-aakala na yung dating manguusig. Naghahanap ng mga Kristiyano para patayin. No? Yung dating nagpapahirap sa mga mananampalataya ay binagong ganap ng Diyos. At naglingkod po ng totoo. At buong-buong puso po niyang inalay ang kanyang pamumuhay sa ating Panginoon. Si Paul ay napakaganda po ng kanyang testimony. No? Kaya't kayang-kaya po niyang ipangaral at ihayag ito sa mga mananampalataya sapagkat siya mismo naranasan po niya. No? He experienced yung mga changes na ito sa kanyang buhay. Lastly, aside from a new creature or a new nature and a new beginning, we have given us a new purpose. Ano ngayon kung binago yung buhay natin? E ano ngayon kung mayroong mga pagbabagong pasimula na ibinigay sa atin? Siyempre po, mayroon itong layunin. No, kasama nito, binigyan tayo ng bagong layunin. Tingnan po natin yung next part ng verses dito sa chapter 5. Verses 18 and 19, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Kaya po ang tawag sa atin, witnesses. Ang role po natin sa mundo na ito is, kung tayo po ay na-reconcile na kay Kristo, ang role din po natin ay maghanap ng ibang mga taong wala pa kay Kristo. At magiging agent po tayo ng reconciliation. No? That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Di ba, napakaganda po na binibigay sa atin na bagaman kailanman sa buong buhay ni Kristo ay hindi po siya nagkasala. Ano? Alam po natin yan, beginning is birth hanggang lumaki po si Kristo at doon po sa kanyang pagsasakripisyo doon sa krus, hindi po siya nagkasala. Wala pong nasumpungan kasalanan sa kanya. Subalit, no, siya po ay tila naging makasalanan upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi po doon ng banal na kasulatan, siya po yung naging pampalubag loob. Siya po yung naging kapalit. Di ba? Napaganda po nung nangyari sa atin. Hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo magpapasa ng mga krus na para sa atin. Hindi na tayo yung tatanggap ng parusa. Sapagkat siya na walang kasalanan ay binilang ng makasalanan upang tayo po ay maging karapat-dapat sa Diyos. And Paul is saying that God has a new purpose for every Christian. Ngayon, may purpose na yung buhay natin. Yung kanina na isinisigaw ko na buhay natin dati na walang direction, yung buhay natin na walang purpose, walang pag-asa, pero ngayon binigyan na po, who reconciled us to Himself. May access na po tayo sa Diyos
nung nagkaroon na po tayo ng access sa Kanya. At ngayon, bilang mga mananampalataya, ang purpose po natin, no, isa sa purpose po ng buhay natin, all Christians are to be reconcilers. Ano ba yung role ng isang reconcilers or reconciliation? Sabi po sa atin, reconciliation is changing from the better relationship between two or more persons. Diba kaya nga po kapag mayroong gap, kapag mayroon pong harang, kapag po mayroong hindi pagkakaintindihan sa buhay po ng dalawang tao o ng higit pa, kinakailangan silang magkaroon ng reconciliation. Kapag po mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa o ng higit pa, no, kinakailangan nila mag-usap para magkaroon po ng reconciliation. At yun po yung nangyayari sa atin, no? Tayo po na ibinilang ng mga kaaway ng Panginoon, hindi na tayo ngayon kaaway. No? Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo po ngayon ay Kanya ng mga kaibigan. At tinuring pa po niya tayong Kanyang mga anak. At ito po yung mensahe ng verse 18. Ito po yung mensahe ng verse 18. Sabi nga doon sa verse 18 na yan, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Diba? Siya po yung yumakap sa atin. Siya po yung nag-abot sa atin ng pag-asa. No? Tayo po iwan ng mga pag-asa patungo na sana tayo sa kapahamakan o sa kamatayan. Pero sinagip tayo ng pag-ibig at pagliligtas na ginawa ni Kristo. God has not turned His back on us. Now, this is why Jesus came into this world and why Jesus Christ died on the cross. Bakit nga ba siya namatay para doon? Ano ba yung kabuluhan nito sa buhay natin? Alam niyo po kung pagbabasihan po natin ang kamatayan ng isang kriminal, sasabihin natin na karapat-dapat siya na mamatay. Yung mga kriminal na totoong may kasalanan. Pero kapag i-evaluate po natin yung kamatayan ng ating Panginoon, na walang kasalanan, ano yung purpose nito? No? Why Jesus came into this world? And why Jesus died on the cross? Makikita po natin dito ang ilang napagandang bagay. Sabi nga, He was rejected, no, that we might be accepted. He was condemned that we might be forgiven. He was punished that we might be pardoned. He was hated that we might be loved. He was crucified that we might be justified. He died that we might be live. That we might live. Di ba napaganda ng pangyayari na naranasan natin bilang mga mananampalataya? So as Christian, meron po tayong layunin. We have a new purpose. That is to reconcile other people to God. That is what God calls us to do. Maging witnesses po tayo ng Panginoon. We are called to be His witnesses. We are telling other people what we experience and what we are experiencing sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. We receive, no, from our Lord Jesus Christ, and now it is our privilege and our calling to lead others. No? Tapos na po yung 8 na lessons about this. Called to be His witness. No, next month, we will start a new topic. No? Pero sana sa mga paksa na ito, ay na-encourage po tayo na talagang mayroong pagbabagong puso, kaisipan, pagbabago ng ating buhay, na makilala at ipakilala si Kristo. Alam niyo po, sabi nga sa mga history, whenever a king invaded another kingdom, no, kapag po mayroong isang hari na nanalo at nagapi po niyang isang kingdom, that king did not allow the rules, the system, and the laws of that old monarch to exist. Hindi na po niya papayagan na sa paghahari niya yung dati pang sistema, yung dati pang mga batas ang susundin sapagkat nanalo na po sila. No, sila meron na pong ibang mga nagmamay-ari sa kanila. No, nagapi na po sila. Ganyan po yung nangyari sa atin. Dati pagmamay-ari po tayo ng iba. No, pagmamay-ari po tayo ng mundong ito, pagmamay-ari po tayo ng kasalanan. But when we became a child of God, no, when we became a child of God, we are now under a new flag. Iba na po yung magmamay-ari sa atin. And it's a red flag. No, it's a red flag. It is the blood of the Savior. No, siya po yung nagligtas sa atin. Hindi na po niya i-allow na yung dati pa nating pamumuhay,
yung dati pa nating mga kagustuhan, yung dati pang mga batas sa sarili natin ang gusto natin sundin. Siya na yung may-ari sa atin. At dapat po tayong mamuhay doon sa bagong kautusan, sa mga batas na nais ng Diyos na magawa natin. So church, 2 Corinthians talks about a new beginning. A new nature, a new beginning, and a new purpose. And let us give God the glory for all the things He did for us. And let us allow the Holy Spirit to direct us to walk in faithfulness and righteousness according to God's will. Sabi po ng paksa natin for this Sunday, no, sinasabi po sa atin na give God the glory.